guys! Welcome to my YouTube channel again. Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, don't forget to like and subscribe. Ako nga pala ang inyong nurse mama. Ang nurse na mama. Okay. What will be our topic for today? Our topic will be how much or yung cost of living here in UAE, especially dito sa Fujairah. Fujairah is like a province sa atin. That's why mas yung cost of living ko is more lesser than sa Dubai or sa Abu Dhabi po. Okay guys, umpisahan muna natin sa exchange rate from dirhams to Philippine peso. Bali guys, ito ay depende sa ating rate everyday dyan. Pero kadalasan ngayon, ang 1 dirham po is katumbas po ng 14.20 pesos. So convert na lang po. Okay, number 2. Next is the transportation. Bali dito po sa Fujairah, kung wala kang private vehicle, ang source ng transportation is taxi lang po. Ang bus kasi, pang babiyahe ka is pang Dubai lang pa. Para lang yun sa mga 2 hours na biyahe yung bus. Pero dito po kasi ang Fujairah is maliit lang naman siya. So, taxi po kami. Bali, ang minimum na transportation sa taxi is 5 dirhams, which is equivalent to 70 to 80 pesos. Yun ay ano pa yun ha, by kilometer pa yung ano niya, ang metro niya. Medyo mahal nga lang yun. Next is yung utilities naman, yung mga monthly utilities. Bali dito guys, sa UAE, parang sa katulad kong expat, kalimihan na pag nagre-run kami dito, especially po ako sa mga family-family, yung kasi yung magvivisa-visa ka, kailangan nakapangalan sa'yo yung flat mo. So ang bayaran po dyan is one year talaga. At saka yung nagre-renta ka, hindi ka tulad dun sa Pilipinas na, di ba yung mga rent-to-own, something like that. Dito hindi, kumbaga renta-renta ka lang every year, hindi rin naman mapapasayo yung flat na yun. Tapos bali dito, ang rent namin sa flat, meron nang, kasi ngayon marami ng mga buildings dito. Kaya nagmumura siya ng konti, pero hindi pa rin siya mura guys. Kasi, merong iba kasi itong bahay na tinitirhan ko ngayon na sa flat kami, meron itong tatlong two rooms lang siya, actually 2 rooms and 1 living room. Pero yung living room is ginawa ko siyang room kasi malaki siya. Alam mo guys, ito rin ang tip ko sa inyo dyan mga ka-nurse mama. Kailangan maging practical tayo sa buhay, especially naman kung hindi naman tayo magtatagal sa bansang ito. Kasi as guys, ang plano rin namin is just mag-ipon lang tapos umuwi kami ng Pilipinas. Kaya practical lang po ang ginagawa namin dito. So yung living area po namin, kesa naman as maging living lang naman kasi di ba busy rin naman kami araw-araw. So yung living room namin, ginawa namin siyang room namin kasi medyo malaki siya. So may mga space pa na napaglalaruan po ng baby namin. Tapos yung 2 rooms, kaya parang naging 3 rooms to. Yung 2 rooms, nasa sa inyo na lang po yun kung pauupahan nyo sa iba or hindi. Ako po ang ginawa ko is pinaupahan ko para equal lang talaga yung dinivide ko lang talaga yung yearly rent dito para mas makamenos po. How about naman po sa electricity at sa water? Bali dito sa Fujairah po, tinatawag namin siyang FEWA. Magkasama na po talaga siya. Medyo mahal lang. Kasi, actually guys, magiging mahal lang talaga siya. Kasi nga, pag nandito kami sa bahay, talagang hindi ka pwedeng papatayin ng AC. Kasi sobrang init po talaga. Kaya, mahal ang aming FEWA. Kasi parang nangyayari dyan, kapag off kami, as in talagang 24 hours open yung air condition dito sa sobrang init na rin po. Next is sa water nga po. Dun sa water naman po, actually, hindi siya ganun kamahal. Kaya okay lang siya. Approve siya sa akin. How about naman sa internet? Bali dito guys, parang katulad din sa may gustong sumama. Come here, come na.
Ang internet po dito is parang katulad din sa Pilipinas na yung package na talaga. Pero kung gusto mo mag-data, pwede rin naman. Pero dito ang kinukuha lang talaga namin is monthly. At guys, take note ha. Ang aming internet dito is 315 kasi may tax na nga po. So equivalent siya ng 4,000 to 5,000 pesos a month po. Pero sulit naman siya kasi mabilis naman po yung internet namin compare po natin sa Pilipinas. So approve pa rin siya sa akin. Sky, what are you doing? I'm sorry, you cannot see us, but mommy is filming. Okay? Okay, guys. Next is, how about naman po sa mga clothing and shoes? Sa kung napapanood nyo po yung mga vlogs ko dati, ito guys, ang kagandahan lang talaga dito sa UAE, laging maraming sale. So, kung gusto mo si branded dyan, abangan nyo po lagi ang sale kasi sulit po talaga kung mamimili kayo. Pero sa katulad ko po, hindi naman ako masyadong mahilig sa mga branded. Lalo na kung pang-araw-araw ko lang naman sinusuot, hindi naman kami laging nalabas-labas. Pero syempre guys, dun sa mga panlakad talaga na kailangan naman na magmukhang presentable, kahit papaano, bumibili naman ako ng mga de kwalidad na mga gamit. Ang kagandahan kasi guys, dito sa aking kinatatayuan o dito sa lugar ko sa Fujairah, sabi ko nga po sa inyo na province ito, so hindi ka masyadong mamamagnet ng mga sale. Kung may nagsale man po dito, sila yung mga unbranded pero mga quality naman na item. So hindi na katulad guys dati nung single pa na bili. Ngayon, as much as possible, talagang hindi na kami masyadong namimili. Lagi na akong pinagbabawalan ni Dennis kasi marami na kasing naaksayang damit, hindi naman kasi namin laging nasusuot. Pero guys, kung sa mga yun nga, kung kayo mga single pa dyan, para sa mga clothing and shoes, abangan nyo lang lagi ang sale. How about naman po sa mga restaurant? Dito rin po sa Fujairah, may mga iba't ibang klaseng restaurant po. Depende sa nationality natin. Kaya guys, hindi rin kayo mahuhumsik. Yun nga lang, ang nakakamiss lang talaga guys, kung mahuhumsik ka, mamimiss mo ang Pilipinas, yung tambayan ba dito sa labas-labas. Dito kasi hindi kami natambay talaga sa labas. Lalo na ngayong summer, sobrang init. At syempre, hindi yung katulad sa atin sa Pilipinas. Dito kasi syempre guys, hindi legal na illegal. Kumbaga hindi, meron ditong ano ha, mamaya meron pala ako ano yung sa inyo. Meron kami ditong store ng mga porks din, kaya hindi namin masyado ganun namimiss ang baboy kasi meron naman dito. Pero guys, kumbaga respeto na lang sa kanila kung gusto mo mag-ihaw o barbecue. Mas better siguro kung doon na lang sa loob ng tahanan mo. Pero kasi syempre, 'di ba, kung naamoy minsan, parang mafe-feel mo kasi na haram. Haram means is bad. Naamoy ng Muslim is nakaka-ano rin naman sa kanila. Meron din ditong tindahan ng alak. Illegal na, legal na illegal. Yun. Kumbaga merong tindahan dito pero hindi naman legal na magiinom ka sa streets. Wala ditong, may tindahan pero wala dito yung mismong, for example, na katulad sa atin yung may mga, anong tawag dun? Club ba ang tawag doon na para sa inom-inom. Kung gusto mong bumili guys ng alak, yun, sa bahay ka lang. Sa bahay ka lang pwedeng mag-inom. At saka meron siyang curfew din, for example. Halimbawa guys, nalasing ka, hindi ka allowed na yung halimbawa ikaw ay naglalakad sa street tapos bigla ka na lang mahulihan. Doon tayo papaliyang. Okay? Okay guys, next is the restaurant. Yun nga yung sabi ko sa inyo, hindi naputol kasi naman ang aking baby ni store po ang kanyang mommy. So, yun nga guys, sa mga restaurant, meron ditong mga Pinoy restaurant din naman. So, hindi mo rin masyado mamimiss ang Pilipinas. Kaya nga lang dito, less yung mga Filipino foods. Unlike sa Dubai na marami kang mga makikita talaga doon na iba't ibang klase ng street food restaurant. Dito meron naman kami kahit papaano. Pero syempre, ang price medyo mahal lang din. Kaya sabi ko nga guys, dito sa ibang bansa, hindi lang sa UAE,
Kumbaga, yung mga Filipino foods, guys, ang mamahal. Kaya naman, pag umuwi ako ng Pilipinas, ang dami kong binibili para lang dalhin dito. Next, guys, is sa market naman, sa mga grocery items. Yun lang ang kinagugusto ko talaga, guys, dito sa UAE. Yung mga items, yung mga, especially yung mga rice, mura lang po talaga siya dito na yung quality pa, yung basta masarap siya yung mga rice dito. Tapos yung ano pa ba ang mga ano natin, yung mga water, especially sa baby ko, yung mga distilled water, mumura lang niya. Yung hot dog, fish ang sasarap pa. Ang mura lang niya talaga yung mga meat. Perfect. Kaya medyo makakamura ka rin kasi ewan ko, hindi ko rin masabi, pero kasi pag uwi ako ng Pilipinas, pag bibili ako halimbawa, for example, yung mga fresh milk, bibili ako sa ate na hindi ko pa gusto ang lasa, sobrang mahal, guys. Pero pag dito, mura lang talaga siya. Yung mga iniinom ko na mga low-fat milk, as in, mura lang siya dito, unlike sa Pilipinas. Tapos dito, guys, may iba't iba ring ice cream, masarap siya, quality din. Kung i-compare ko na yung mga ice cream sa Pilipinas, hindi ko na sila bet. Mas gusto ko na dito, especially yung mga Baskin and Robbins, yung mga ano pa bang brand, yun. Sa meron din dito, guys, na McDonald's. Ang Jollibee kasi nasa Dubai lang, may KFC. Yun nga lang, guys, sa KFC, imbis na rice siya, nako, naalala ko, guys, yung una namin punta dito kasi ang pinakain sa amin is KFC. Wala siyang rice. Sabi namin baka naman naiwan lang doon, pero hindi. Bali, guys, itong sa KFC, yung snack meal, yung two-piece chicken na nakalagay lang ay fries at saka yung sinasabi kong barang monay, siya is 12 dirhams lang, equivalent siya ng 150 pesos. Okay na rin naman, at saka masarap at malalaki talaga yung chicken. Tapos yung McDonald's namin, syempre nagkakalayo pa rin naman yung lasa sa Pilipinas kasi syempre i-adapt nila kung ano ba dito sa UAE yung panlasa ng karamihan ng tao. Pero guys, panalo siya, masarap. Kaya nga nung nag-uwi ako ng Pilipinas doon, nung kumain ako sa McDonald's, sabi ko, ha? Ang liit naman. Dito kasi, guys, pag nakikita, imumukbang namin yan ni Dennis. Kapag nakita niyo yung burger ng McDonald's, malaki talaga siya. Tapos yun nga, sa mga gusto pa rin nagtitipid, halimbawa ikaw ay nagtatrabaho, meron dito din, guys, yung mga combo meals ng mga Pinoy. Bali, minsan 2 ulams with the 1 rice, pwede yung i-deliver yan kung nasaan ka man nagtatrabaho, ha. Minsan karamihan 10 dirhams siya, so equivalent siya ng 140 pesos, yun yung meal mo, yung lunch meal mo, which is okay na rin naman kung ikaw ay busy person o single person ka, natamad kang magluto, okay na rin naman kasi ang serving niya is okay. Tapos ano pa bang ating maiidagda? Yun nga lang, guys, sa sigarilyo, medyo mahal dito, sobrang mahal. Talagang minahalan nila para nga naman makatulong din dun sa ibang tao na mag-stop sila ng pagsisigarilyo kaya sobrang mahal. Ang alak is, I think it's okay lang naman, medyo okay, medyo mura-mura kasi marami pa rin naman bumibili. Tapos yung Coca-Cola natin dito, minahalan din nila. Alam mo, guys, dito ako natutuwa sa UAE. Yung alam nila minsan na I think parehas din naman sa Pilipinas dyan. Na yung dito, for example, yung alam nila na nag-i-improve na talaga ang UAE. Yung alam nilang na nakakasama sa health ng tao, minamahalan talaga nila yung mga katulad nga ng mga sweets, itong Coca-Cola, kasi maraming added dyan sa mga Pepsi. Kumbaga, nag-increase na yan. Para hindi yung, dati kasi naabutan ko yan, 1 dirhams lang yan, 14 pesos yung malalaki. Ngayon, minahalan na nila. Tapos, yung bread naman po, ang bread na may dito, kung bibili ka dun sa Filipino restaurant, syempre medyo mahal lang. Pero may mga sliced bread na rin dito na galing dito sa UAE na siguro ang mga chef nila is Filipino, kaya nakukuha nila yung panlasang Filipino. Yun lang, nagkakaparehas din siya ng price natin sa Pilipinas at napakasarap. Kaya dito mas okay talaga lagi sa akin ng sliced bread.
Tapos yung mga kilo ng sibuyas, bawang, luya, guys, as in, sobrang mura dito. Lalo na pag nag-sale ang sibuyas, unlike sa atin. Ang alam ko, inaangkat din nila to from sa ibang lugar din eh. Pero napakamura dito talaga. Yung hindi ka mag-ano baga pag gusto mo ng mga magluto, especially guys, din ang mga gulay. Seasonal siya, pero mas cheaper talaga dito. Unlike sa Pilipinas, kung i-compare mo. Ewan ko nga ba. Tapos yung eggs din, guys. Bali, yung guys, sa pag nag-sale pa dito, yung 24 pieces ng egg, minsan equivalent siya ng 150 pesos sa atin. Sobrang mura niya talaga. Yung mga cheese din, ano pa ba ang mga mumura dito. Lalong-lalo na ang, yun nga lang, ay, akala ko, sabi ko sa'yo, no, tumutulong na nga palang yun. Ay, hindi. Guys, ang chocolate, napakamura din dito. Kaya talaga pag nag-sale siya, and for example, no, uuwi ako this year. Kapag nag-sale siya, ang ginagawa ko, guys, bumibili na agad ako. Ang mura basta ng mga chocolates dito. Para yun yung ipampapasalubong ko sa amin. Kaya guys, talaga, sa mga wais-wais dyan, kapag may nag-sale, grab it, grab it. Kung uuwi ka po ng Pilipinas, para naman po makatipid ka. Next, guys, is sa panunood naman ng sine. Actually, guys, dito, karamihan na lang sinehan dito sa amin, dito sa Fujairah, mga 3D na siya. So, pag yung 3D siya, minsan, mga nagre-range siya sa 400 to 700 pesos each lang po. Ngayon, dito naman sa amin, dito sa lugar, yung parang May Do Tuesday. So, nagbibigay sila ng malaking discount every Tuesday kung ikaw ay Do, ano bang tawag dun, Do subscriber? Kung ang ginagamit mong SIM card is Do po. Next po is, how about naman po sa mga medicine, sa hospitalization dito sa UAE? Actually, guys, kung ikaw ay empleyado dito sa UAE, kung saan-saan mang company, karamihan po ng company, guys, is may insurance. So, unlike po sa Pilipinas, kung ikaw po ay merong mga maintenance dyan, gamitin mo lang po ang inyong insurance, wow, patak! Meron ka ng mga 3 months na supply. Unlike po sa atin na hindi, ikaw talaga ang bibili galing sa bulsa mo, no? So guys, how about naman po dun sa mga anong tawag dito, sa mga gadgets. Guys, ang mura po dito, lalo na nung wala pang tax, mura. Yung mga television po, washing machine, lahat ng mga electronics, guys, lalo na po pag nag-sale, mas sobrang cheaper po talaga dito sa UAE kung i-compare po natin siya sa Pilipinas. And guys, ito pa, ang mga golds. Sabi nga daw po nila, may kasabihan, hindi makasabihan yun, guys, dun sa mga wais-wais na tao po dyan. Sabi nila, ikaw daw po ay mag-invest sa gold. Kasi ang gold is lumalaki every day, every month, yung ano niya, yung rate niya. Kumbaga, mag-invest ka ng gold pagdating mo sa Pilipinas, pagdating ng panahon, pag gusto mong ibenta, guys, wow, sulit na sulit. Murang-mura po talaga dito ang goods, lalo na pag nag-sale. Bakit ko ba laging binabanggit ang pag may sale dyan? Kasi guys, kung normal lang po talaga na days, normal days yan at hindi sale, syempre, medyo mahalang po. Pero syempre po, kapag nag-sale naman po, sulit na sulit kung kayo ay bibili. Okay, guys, sana may natutunan kayo sa aking pinagsasabi. Ito po ay aking maipapayo, kumbaga nai-share ko lang po ang aking kaalaman. Kung pumapalpak man po ay sorry naman po. Hanggang sa ulitin po, ako po ang inyong Nurse Mama. Don't forget to like, subscribe, and share na rin po. Hanggang sa muli, positive lang po. God bless! Bye-bye! Mwah, mwah, mwah.